Magandang gabi, Ilagang Luzon. Imbag nga rabi, ikada kayo amin. Ako po si Joel Franz Mark Gonzalez, ang inyong lingkod. Welcome po sa ating kapitong serye ng At the Feet of Jesus. At the Feet of Jesus po ay may 30 serye ng online Bible study po natin. Kaya kung kayo po ay bago sa ating Facebook page, pakiclick lang po ang like button at automatic na po kayong makafollow sa ating page. Dahil po doon, lagi po kayo maging updated sa ating mga premieres. Sa mga gusto pong mapanood muli ang seryeng ito at ang mga previous premieres po natin ay maaari nyo pa rin pong mapanood, mag-log on lang po sa www.facebook.com/messengersofthenorth. At kung may mga prayer request din po kayo, ay type lang po ang inyong mga prayer request sa ating pong comment section. Bago po ang lahat, nais po namin batiin si Angelica Ibanez Villanueva from Nueva Vizcaya, Fernando Maniago from Baguio City, Jeron Zian Resurrection, Roselyn Mempin Santa Ana from Bulacan, Annie Doria, Cheryl Joy Bernaldez from Ballesteros, Cagayan, Christian Anday from Mariveles, Bataan, Sherry Estibar from Pozorobio, Pangasinan, Gemma Sambahon Guerrero, Rizalyn Estuesta, Jesse and Jade Grace Sugalo Mamali from Villasis, Pangasinan, Jonalyn Valdez from Victoria Tarlac, Ami Benavides Domitita, Love LJ Vilma Indian Lakdayang from Villasis, Pangasinan, Melanie Salazar from Santa Cruz, Tarlac City, Annie Gonzalez from San Jose, Tarlac City, Christopher Umali and Roland De La Paz from Angeles City, Pampanga, Julian Gan Jr. from Orion, Bataan, Melanie Square from Scotland, UK, and Maria Loretta Kimayong Mindoro. Magandang gabi po sa inyo lahat. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa ating programa. At sa gabi pong ito, ang pamagat po ng ating ikapitong serye ay Who Will Rule the World in the Future? Sino nga ba ang mamumuno sa sanlibutan sa hinaharap? Ang United States of America ba? Ang Russia ba? O ang China? Malalaman po natin yan dito sa ating ikapitong serye ng At the Feet of Jesus. Ngunit bago pa natin mapakinggan ng ikapitong serye ng ating pong online Bible study na At the Feet of Jesus, ang sabi po sa mga awit kapitulo 13 versikulo 6, ako'y awit sa Panginoon sapagkat ginawa niya ako ng sagana. Tayo po ay makakarinig ng mensahe ng awit mula sa ating mga kaibigan na mga taga Ballesteros, Cagayan. Ang pamagat po ng kanilang awitin ay I'd Rather Have Jesus. Atin na pong ibigay sa kanila ang pagkakataon. I'd rather I'd rather have Jesus.
Amen. Maraming salamat sa napakaganda mensahe ng awit natin pong napakinggan, na mas pipiliin pa rin po natin ang ating Panginoon kaysa anumang kayamanan dito sa lupa, maging ginto man yan o pilak. Salamat din po sa ating mga kaibigan na naghahandog po ng awit. Tayo po ngayon ay dadako na sa ikapitong serye ng ating pong online Bible study. Atin na pong ibigay ang pagkakataon sa ating tagapagsalita ngayon sa oras na ito, Mr. Ernesto Bolando Jr. Magandang gabi sa inyong lahat, mga ginigiliw na taga-subaybay sa ating programa dito po sa Messengers of the North. Maraming salamat din, Brother Jomart, sa pagpapakilala. At ngayon po ay tayo po muli ay magsama-sama upang tayo po ay mag-aral ng salita ng Diyos sa gabi pong ito. At ganun, gusto kong i-welcome po ang bawat isa na mga nanonood sa atin sa oras na ito. Ganun din sa ating mga first-time viewers, welcome po kayo. At gusto kong batiin ang ating kapatid dyan po sa Hong Kong, si Sister Doreen Carrera Banayos. Ay welcome at magandang oras ng panonood po sa inyo. At ganun din ang ating kapatid na si Sister Gemma Sambahon, dyan po sa Valenzuela, ay welcome din po. At actually, ito po ay bagaman di po sila naka-live na nanonood, ay ipinapadala po natin ito sa pamamagitan po ng messenger at nagbibigay din po sa kanila ng leksyon, nagbibigay din po sa kanila ng karunungan sa pamamagitan po ng panonood po nila ang mga video po natin dito po sa Messengers of the North. At actually po mga kaibigan, ay sinikap po natin, bagaman hindi po tayo magaling na magtagalog, sinikap po natin na itong lingwahe na ito ang ating pong gagamitin sapagkat marami rin po ang nakikinig, marami rin po napapadalahan na mga hindi naman din po marunong mag-Ilocano sapagkat ang Messengers of the North ay para po sa Norte pero ito po ay para po sa lahat. Tayo po ay tubong Ilocano, ngunit sikapin po natin, bagaman hindi po ako magaling magtagalog, ay nawa po ay pagpasensya nyo po ang aking pagsasalita sa pamagitan po ng Tagalog. At ngayon, tayo po ay magpatuloy sa ating pong pag-aaral sa salita ng Diyos. At bago po tayo mag-umpisa, tayo po muna ay mag-alay ng isang panalangin at hilingin po natin ang karunungan mula sa ating Panginoong Diyos. Tayo po ay manalangin. Ama namin Diyos na nandyan po sa kaitaasan ng mga langit, kami po ay lumalapit po sa inyo ngayong oras po at nagpapasalamat sa iyo pong dakilang pangalan. Salamat o Diyos na kami po inyo pong ginabayan, iningatan at patuloy na binibigyan niyo po ng buhay. At sa pagkakataong ito na kami po ay mag-aral ng iyong mga banal na salita, hinihiling namin o Diyos ang iyong banal na espiritu siya po sanang ipagkaloob sa bawat isa po sa amin, sa mga nanonood at ganoon din po sa akin. Sa aming po pag-aaral ay buksan niyo po ang aming mga puso't isipan, papasukin po ang inyong mga banal na salita at siya po sanang maghari sa aming buhay. Tulungan po kami na ang pag-aaral na ito ay makapaghanda rin po sa amin sa iyo pong ikalawang pagdating ng iyong anak na si Jesu Kristo. At pagpalain po ang bawat isa, ang bawat nanonood sa videong ito ay tulungan po kami na mabago sa aming pong mga buhay at nawa po ang mga buhay na kinabubuhay po namin ay fitted po, tugma po diyan po sa buhay na inenda niyo po para po sa amin. Patawad po sa aming mga pagkukulang at pagkakasala po sa inyo. Ito pong aming dinadalangin sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesu Cristo. Amen. Okay, so tayo po ay magpatuloy sa ating pong pag-aaral at nandito na po tayo sa ikapitong serye, ikapitong lesson po ng ating pinapag-aralan ng At the Feet of Jesus. At ang lesson sa gabi pong ito, pinamagatan po natin ito na sino ang mamumuno sa mundo sa hinaharap. Or sa English po, who will rule the world in the future. Yun po ang ating pinapag-aralan. At yung topic na yan ay isa pong katanungan kung sino po ang mamumuno sa
sa libutang ito sa hinaharap. Ito ba ang USA? Ito ba ang Russia? Ang China? Ang Japan? O ang ilang iba pang mga makapangyarihang mga bansa? Actually po ay pinangarap po ng mga makapangyarihan na pagkaisahin ang sanlibutan ito, katulad po nila Adolf Hitler, no? At ganoon din po si Napoleon Bonaparte, pinangarap din po nila na magkaroon ng isang mahusay na imperyo ang buong sanlibutan na ito. Gayunpaman, ang salita mula po sa Biblia ay siya pong pumigil po sa kanila, na ito po ay nasulat ng 2,600 years na po ang nakalipas. At ito po ang pumigil po sa mga tao na gusto pong gawin na pagkaisain ang buong mundo. At hindi po nila nagawa po ito. Kaya, sino po ba lamang ang pwede nating lapitan, no? Kung gusto natin pong malaman ang totoong ilaw tungkol po sa hinaharap dito po sa libutan na ating pong ginagalawan. Sabi po ng 2 Peter 1 verse 19 ay ganito po. At kami ay mayroong lalong panatag na salita ang ng hula na mabuti ang iyong ginagawa kung ito'y inyong sinusundan. So post po muna tayo diyan. Ang sabi po niya, meron daw po panatag na salita ng hula. Dito po yung mga hula sa Biblia na kailangan natin pag-aralan upang malaman po natin ang hinaharap. Sapagkat ang Diyos lamang ang nakapagbigay, ang kanyang salita lamang po ang nakapagbigay ng mga karunungan tungkol po sa hinaharap. So ano po ang sabi po niya? Ito ay mabuti kung atin daw po itong sinusundan, ang mga salita ng hula na ito. Kaya itong ating pag-aaral ngayon ay isang mapagsunod dito po sa liwanag ng salita ng hula, no? Na ating pong pag-aaralan. So, tayo po ay magpatuloy sa pagbabasa sa 2 Peter 1 verse 19, na gaya ng isang liwanag, lumiliwanag sa isang dakong madilim hanggang sa pagbubukang liwayway at ang tala sa umaga ay sumilang sa iyong mga puso. Ayan po. Kaya pag sinusundan po natin ito, bagaman ito po ay medyo madilim pa, no? O medyo mahirap pang maintindihan sa ating mga isip, pero kung ating sinusundan daw itong liwanag ng salita ng hula na ito, ay hanggang ito ay maging isang parang liwanag ng katanghaliang tapat, no, na nakapakaliwanag na po sa ating puso. Kaya yan po yung ating pong pag-aaral sa gabi pong ito ay ating pong pag-aralan ito pong salita po ng hula na ating pong inihanda kung sino daw po ang magiging future leader ng sanlibutan ito. Alam nyo, ang Diyos lamang po ang nakakaalam sa kinabukasan, katulad nga po ng ating pong mga pinag-aralan sa mga naunang serye na ating pinag-aralan. Ang Diyos lamang po nakakaalam ng kinabukasan. Nasabi po nga doon sa Isaiah 46 verse 9 saka 10, ay sabi po niya doon na iyong alalahanin ang mga dating mga bagay na una sapagkat ako'y Diyos at walang iba liban sa akin. Ako'y Diyos at walang gaya ko na nagpapahayag ng mga wakas mula sa pasimula at mula ng mga wakas o mula ng mga unang panahon ng mga bagay na hindi panangyari. So, yan po ang sinabi po ng Isaiah, ng Diyos lamang po ang nakapagbibigay. Siya po nagpapahayag ng mga wakas mula sa pasimula at maging ang mga bagay na hindi panangyari, no? Siya, ang Diyos lamang po ang nakapagbibigay po niyan at siya po ang gumagawa kung ano po ang nais po niya. Katulad niya po ng sabi niya po doon na siya po ang nagsabi at ang payo niya ay mananayo at gagawin niya ang kanyang buong kaligayahan. Yan po ang sabi sa Isaiah 46 verse 9 and 10. Kaya sa gabi pong ito, pag-aralan po natin ang isang pambihirang pagkahayag ng hinaharap doon po sa Kabanata 2 ng Daniel. Kaya kung mayroon po kayong mga Bible at mga sulatan, ay inyo pong kunin po ang inyo pong mga Bible at lagyan po natin ng mga markings at pag-aralan po natin itong chapter 2 po ng Daniel. At ang sinikap din po natin, mga kaibigan, na ilagay po ang mga verses na kinakailangan dito po sa ating pag-aaral upang inyo pong masundan at kung nais nyo po na pag-aralan po muli ay madali nyo po lamang na
makita. At isang katunayan din po yan na hindi po tayo nagsasalita ayon doon po sa ating sariling salita. Kaya natin ay pinapakita ang mga verses dito po sa ating pag-aaral upang patunay na ito po ay galing po sa mga salita po ng ating Panginoong Diyos. At sa Daniel 2, makita po natin doon sa Daniel chapter 2 ang isang panaginip, no? At sino po ang nanaginip doon? Si Nabucodonosor na hari po ng Babylonia. Sa ikalawang taon po ng pamumuno niya sa kaharian po ng Babylonia, siya po ay nagkaroon po ng isang panaginip, no? Si Nabucodonosor, siya po ay nabubuhay sa mga taong mga 600 BC, no? At doon sa ikalawang taon po niya na paghahari doon po sa Babylonia, nagkaroon po siya ng napakakaibang panaginip. Ito po ay kanya pong nakalimutan. So, verse 1, Kikiyo ay, no, ay pinangamarunong doon po sa kanyang kaharian, katulad ng mga magicians o mahiko, mga astrologers, yung tinatawag na encantador, yun sila po nagbibigay po ng mga tinatawag po na hula sa pamamagitan po ng pag-aaral po nila ng mga galaw po ng mga bituin, buwan, araw o anumang mga heavenly bodies. Yan po yung mga astrologers. At ganun din yung mga manghuhula o yung tinatawag na sorcerers ay pinatawag po din po ni Nabucodonosor. Ito yung mga nakikipag-usap naman po sa mga patay para makapaghula po sila ng tungkol po sa inaharap. Ganun din po yung mga Chaldeans. Chaldeo, yan po ang mga tawag sa mga tao po sa Mesopotamia, sa mga taong yan, no? At yung mga Chaldeans, sila rin po ay mga nakapagbigay ng hula sa hinaharap dahil po sa kanilang mathematics na ginagamit. So, calculations po ang kanila pong pamamaraan, yung mga Chaldeans. Kaya dito po, nakita po natin na ito pong panaginip na ito ni Nabucodonosor na kanya pong nakalimutan, ay gusto niyang ipaaninaw sa kanya ng mga matatalinong tao na kanyang tinatawag. At dito po ay nakita natin, nabigo po ang mga taong ito na kanya pong pinatawag upang isa-isay sa kanya ang kanyang panaginip at kung ano po ang kahulugan po niya. Actually, makakuha po tayo ng isang aral po dyan na maging tayo, pag tayo po ay nababagabag, nagkaroon ng problema, tayo po ay lumalapit sa ating mga una po nating linalapitan ay ang tao, no? Bagamahan ang tao, pala ay hindi rin po nakakapagbigay ng sapat na lunas sa ating mga kabagabagan o sa ating mga problema, kundi ang Diyos po pala ang siyang nakapagbigay. Siya po ang una po nating lapitan, no? At siya po ang makakapagbigay. Yan po yung nangyari po dito sa Daniel 2 verse 11 po ang verse po niyan na mababasa po natin diyan, yung kasaysayan po na yan na pinatawag po niya yung mga Chaldeans, yung mga sorcerers, maging ang mga astrologers at lahat po. At dahil dito na hindi po nila naipakita, naipahayag yung kanya pong panaginip na nakalimutan niya, ay ikinagalit niya po ito. Kaya ang ginawa po niya ay nagdaan po niya ang isang utos na lahat ng pantas na lalaki sa buong Babylonia ay kailangan patayin kung hindi po nila maibibigay ang kanya pong panaginip at ang kahulugan nito. Kaya kasama na po dito sila Daniel, sila Shadrach, Meshach, and Abednego, no? Yan po sa Daniel 2 verse 12 hanggang 14, mababasa po natin yan. At sa verse 15, Daniel 2, ay hiniling po nila Daniel at ang kanyang tatlong kasama, nabigyan po sila ng panahon at upang sa ganon ay maibigay po nila ang tamang panaginip at ang tamang kahulugan ni Nabucodonosor. Kaya sila naman po ay pinagbigyan. At ano po ang kanilang ginawa? Sila po ay nanalangin, no? Ang apat na magkakaibigan nito, sila po ay nanalangin ng mataimtim na panalangin at humiling sila ng karunungan. At po ay sila pinagpanginoong Diyos at ipinakilala ang karunungan ito sa pamagitan po ni
Daniel. So nakita po natin diyan na ang karunungan ay nanggagaling sa Diyos, no? Siya po ang nakakapagbigay po ng karunungan at maging ang mga bagay na hinaharap ay ang Diyos po ang nakakapagbigay. Kaya tayo, katulad ng ating ginawa po kanina, tayo po muna ay nanalangin bago po tayo mag-aral sapagkat humiling po tayo ng karunungan mula sa Diyos upang maintindihan po natin ang mga pag-aaral na ito. Ngayon, sino lamang ang maaring gumabay sa atin sa mga bagay na mga hinaharap ng mga bansa? Ito po ay, biruin niyo po, pinapag-aralan po natin ang future po mga kapatid, ang mangyayari sa mga bansa sa hinaharap. So, dito po, isa pong noble na pag-aaral po ito na mag-aaral po tayo ng future events, no? Mga future, mga hinaharap na mangyayari sa kinabukasan at maging ang mga mangyayari sa mga bansa sa hinaharap ay pinapag-aralan po natin. So, hindi po sa pamamagitan ng ating karunungan o ang katalinuhan po natin, kundi sa pamamagitan ng karunungan na ibibigay ng Diyos na katulad po ng hiniling pula nila Daniel, Shadrach, Meshach, and Abednego sa ating Panginoon upang bigyan silang karunungan at malaman po nila maging ang mga lihim na bagay na hindi alam ng mga tao, maging ang mga sinasabing marurunong sa sanlibutang ito ay hindi po alam. Kaya sino po lamang ang maaring gumabay at maghahayag ng tadhana ng mga bansa? Tingnan po natin sa Daniel 2 verse 20 hanggang 22 at 27 hanggang 28. Mababasa po natin yan. Ay ganito po. Buksan po ninyo ang inyong mga Biblia, Daniel 2, no? Sa chapter 2 verse 20 hanggang 22, ang sabi po niya, si Daniel ay sumagot at nagsabi, purihin ang pangalan ng Diyos magpakailanman sapagkat ang karunungan at kapangyarihan ay Kanya at Kanyang binabago ang mga panahon at mga kapanahonan. Pause po muna tayo dyan mga kaibigan. Dito po nakita po natin na si Daniel, ang maganda po sa kanya, in-acknowledge po niya ang ating Panginoong Diyos na siya po ang nagbibigay po ng karunungan. Siya po ang nagbigay po sa kanya ng karunungan upang maihayag niya ang panaginip po ni Nebuchadnezzar. So napakaganda po na hindi po niya claim as credit po sa kanyang sarili ang karunungan na ito. Ganun po minsan ang tao, pag siya po ay nagkaroon po ng mga accomplishment, ng mga magagaling na mga nangyari sa kanyang buhay, i-claim po ng mga tao na ito po ay galing po sa kanila, na without acknowledging the Lord. Yung iba nga nagiging proud pa, pinopost po pa sa Facebook page nila ang kanila pong mga accomplishment na nagawa without acknowledging the Lord. Now, without acknowledging na hindi nga nila binibigyan ng kahalagan na ito po ay binigay pala ng Panginoon sa kanila na unang pinupuri ang ating Diyos po sana. So, dito ang kagandahan dito po kay Daniel, siya po ay humiling ng karunungan sa Diyos at nung nabigyan po siya ay in-acknowledge niya kahit po sa harapan po ng hari ay in-acknowledge po niya. Pinakilala po niya ang ating Panginoong Diyos sa harap po ng Haring Nabucodonosor. Okay, patuloy po tayo dito po sa yellow words. Sabi po niya, siya'y nag-aalis ng mga hari at naglalagay ng mga hari. Isang napaka-importanteng bagay na malaman po natin yan na ang Diyos, dito po pala, ang Diyos po ang nag-aalis ng mga hari, ng mga presidente at ng mga leader ng bansa. At siya rin po ang naglalagay ng mga hari, ng mga presidente o mga leader po ng bansa. Sa pong yan napakalinaw na statement mula po yan sa Daniel 2, no? Na siya po ang nakakaalam ng hinaharap ng mga bansa at siya rin po ang naglalagay ng mga hari, mga presidente at siya rin po ang nag-aalis. So, sino ang pwedeng gumabay po sa atin para malaman po natin kung ano po ang mangyayari sa mga bansa in the future? Ang Panginoon lamang po. At sa pamamagitan ng pag-aaral ng kanyang mga salita, natin po yan malalaman. Okay, patuloy po tayo. Siya ay nagbibigay ng karunungan sa marunong at ng kaalaman sa makaalam ng unawa. Kaya importante po na tayo po ay laging humingi po ng karunungan, no, at pangunawa. Walang iba nating malalapitan kundi ang ating Panginoong Diyos. Okay, so patuloy po tayo dito po sa Daniel 2 verse 22. Siya ay naghahayag ng malalim na lihim na mga bagay, kanyang nalalaman kung ano ang nasa kadiliman at ang liwanag ay tumatahang kasama niya. Ayan, kung gusto po natin ng kaliwanagan,
ay sa ating Panginoong Diyos po tayo lalapit at wala pong iba nating malapitan sapagkat siya nga po ang nakakaalam kahit pa sa mga malalalim na bagay, no, na gusto po nating malaman ay ang Diyos lamang po ang makapagbibigay. Patuloy po tayo. Si Daniel ay sumagot sa harap ng hari at nagsabi, ang lihim na itinatanong ng hari ay hindi maipapaninaw sa hari kahit ng mga pantas na tao, ng mga encantador, ng mga emahikuman o ng mga manghuhulaman. So wala po, kahit tao po ang pinakamagaling na tao sa libutan na nabubuhay sa ating kapanahonan ngayon ay hindi po niya maipapahayag ang mga lihim na bagay ni ang mga kinabukasan, kundi sa pamamagitan lamang po ng karunungan na ibibigay ng ating Panginoong Diyos po sa atin. Kaya patuloy po tayo. Sabi po niya, ngunit may isang Diyos sa langit na naghahayag ng mga lihim at siyang nagpapaninaw sa Haring Nabukodnosor kung ano ang mangyayari sa mga huling araw. At ang iyong panaginip at ang pangitain ng iyong ulo sa iyong higaan ay mga ito. Ayan po. So yan po ang sinabi po ni Daniel sa harapan po ng Hari Nabukodnosor kung ano po ang kanya pong panaginip, kung ano po ang kanyang nakita sa kanyang panaginip. At bukod po dyan ay sa talata 29 and 30 ng chapter 2 ng Daniel ay sinabi rin ng ating Panginoong Diyos kay Daniel kung ano po ang pinag-iisipan ng hari bago pa po siya matulog, bago pa po siya managinip. Ay sinabi na po, alam na ng ating Panginoong Diyos kung ano po ang iniisip po ni Nabucodonosor. Kaya yan po ang sinabi po ni Daniel sa harapan po ng haring Nabucodonosor doon po sa talata 29 at 30. So ano ang nakita ni Nabucodonosor sa kanyang panaginip? Dito po, tingnan po natin na ito, kung ano po yung nakita, kung ano po yung panaginip po na haring Nabucodonosor na isinaysay po ng Diyos kay Daniel at pinahayag din po ni Daniel sa haring Nabucodonosor. Ganito po ang nakasulat sa Daniel 2 verse 31 to 35. Tunghayan po natin kung ano po yung panaginip po ni haring Nabucodonosor na nakalimutan po niya, ngunit ito po ay pinakita kay Daniel sa pamagitan ng ating Panginoong Diyos. So, sabi po niya dito sa Daniel 2, 31 to 35, ikaw o hari, nakakita at narito ang isang malaking larawan. Tandaan po natin yan, ang nakita po ni Nabucodonosor sa kanyang panaginip ay isang malaking larawan. Ang larawang ito na makapangyarihan at ang kanyang kakinangan ay mainam ay tumayo sa harap mo at ang anyo niyo'y kakilakilabot. So yan po ang nakita po ng Haring Nabucodonosor sa kanyang panaginip, isang malaking larawan, makapangyarihang larawan, may kakinangan at ganun din ito ay tumayo sa harap niya, ito po ay kakilakilabot. Yan po ang sinabi po diyan. Tuloy po tayo. Sabi po sa 32, tungkol sa larawang ito, ang kanyang ulo ay dalisay na ginto. Ito po ay pure gold, yung kanyang ulo, no? At ang kanyang dibdib ay, o ang kanyang dibdib at kanyang mga bisig ay pila. So, yung kanyang dibdib at yung kanyang dibdib at yung dalawang arms po niya, no? Ay ito yun po ay gawa po sa pilak. Ano po yung pilak? Silver po sa ibang salita. Sa English po ay silver, no? At yung kanyang tiyan at ang kanyang mga hita ay tanso. So yung kanyang tiyan at yung kanyang hita ay gawa po sa tanso. Tanso sa ibang lingwahe sa English din po ay bronze o bronze, no? Okay, patuloy po tayo. Ang kanyang mga binti ay bakal, iron po. Yung kanyang mga binti gawa po sa bakal. Okay, so ang kanyang mga paay, bahagi ay bakal at isang bahagi ay putik na luto. Ito po, yung kanyang mga paa ay naghalo po ang bakal at putik na luto. Sa English po ay clay po yan, no? Clay, yan po, yung partes po ng kanyang paa. Kaya yan po ang nakita po sa panaginip ni Nabucodonosor na isang istatwa, no, na ang ulo po niya ay ginto, ang kanyang bisig at dibdib ay silver, ang kanyang pong tiyan at ang kanyang hita ay bronze, at ang kanyang mga binti ay gawa po sa
bakal at ang iyong kanyang paa kasama na po yung daliri ng kanyang mga paa ay naghalo po na bakal at naghalo po na bakal at puti. So yan po ang nakita po niya. So ano pa po ang nakita po ni Nabucodonosor sa kanya pong panaginip? Meron pa po siyang nakita dito sa Daniel 2 verse 34. Iyong tinitignan hanggang sa may natibag na isang bato, hindi ng mga kamay, na tumama sa larawan ng kanyang mga paang bakal at putik na luto at mga yaoy binasag. Po, yun po ang nangyari po dyan. Nakakita po siya ng isang bato na natibag, hindi raw po ng mga kamay. Ibig sabihin, ito po ay divine intervention po, no? Hindi po sa pamagitan ng kamay ng tao, kundi ito po ay bumaba, no? At ito po ay tumama doon sa larawan. At ano po nangyari po doon sa larawan? Nabasag po, no? Nung ito po ay tinamaan po ng bato na natibag na ito. So, sa verse 35, sabi niya, nang magkagayoy ang bakal, ang putik na luto, ang tanso, ang pilak, at ang ginto ay nagkaputol-putol na magkakasama at naging parang dayami sa mga giikan sa tag-araw at tinangay ng hangin na walang dakong kasumpungan sa mga yaon. At ang bato na tumama sa larawan na naging malaking bundok at pinuno ang buong lupa. So yan po ang panaginip po ni Haring Nebuchadnezzar na nakita po niya. At yung larawan na ito ay nabasag, no? At naging isang parang dayami na lamang po, nagiling, no? Nagkaputol-putol po yung larawan ito noong natamaan po ng bato na natibag, na hindi po tinibag ng kamay ng tao. Kaya yan po ang panaginip po doon sa nakita po ni Nabucodonosor na inilarawan po sa kanya ni Daniel. So ngayon naman, ang kahulugan po ng panaginip. Anong imperyo ang kumakatawan sa ginto? Teka, bakit imperyo? No? Sapagkat itong palang mga metal na ito, na itong mga bagay pa lang ito dito po sa estatwa ay mga bansa, no? Ito pala ay mga bansa. Ito pala ay mga empire. Empire ibig sabihin ito'y pinagsama-sama. Ito'y pinagsama-sama na isang makapangyarihan lamang na bansa, ano? At ito po ay mga empire pala itong mga ulo, itong mga katawan na ito, no? At yan po yung ating aalamin tungkol po dito sa kung ano po ang kahulugan, ang panaginip po ni Nabucodonosor na ito. Makikita po natin na ang una po ay yung ulo, no? Yung ulo na ginto. Ito po ay gawa sa pure gold, no? Yan po pala, ang ulo na yan ay siya po ang Babylonia. Paano po natin masasabi na yan po ang Babylonia? Makita po natin dito na si Daniel ay kinakausap niya po si Nabucodonosor at hinahayag niya po dito. Sasabihin po natin mamaya, titignan po natin ang bagay po na yan. Dito po sa ginto na ito, na ulo, ang Babylonia ang kinakatayon po niya. At yan po, nagsimula ang imperyo na yan, 606 BC at natapos po siya noong 538 BC. No? Yan po ang Babylonia. Ano po ang sabi po ng Biblia tungkol po dyan? Sabi po dito sa Daniel 2 verse 37, ikaw o hari ay hari ng mga hari na pinagbigyan ng Diyos sa langit ng kaharian, ng kapangyarihan at ng kalakasan at ng kaluwalhatian at alinmang tinatahanan ng mga anak ng mga tao, ng mga hayop sa parang at ng mga ibon sa himpapawid ay ibinigay sa iyong kamay at pinagpupuno ka sa kanilang lahat. Ikaw ang ulo na ginto. So dito po, kinakausap po ni Daniel ang haring Nabucodonosor. At ano pong sabi po sa kanya? Dito po sa yellow words po, ikaw ang ulo na ginto. Ito po tumutukoy kay Nabucodonosor, nagre-represent po din po sa bansa na o yung imperyo po ng Babylonia. Kaya ikaw itong ulo na ginto. Ang ulong ginto na ito ay ang kaharian po ng Babylonia.
no, from 606 BC to 538 BC. So makita po natin diyan, sinabi po mismo sa kanya na ikaw ang ulo ng ginto, no, ito pong Babylonia. So makikita po natin, pag-aaralan po natin itong Babylonia, no, sapagkat ito po yung unang imperyo dito po sa panaginip po ni Nabucodonosor. Ngayon, ang Babylon, makita po natin ang kagandahan po niya, no, ito po ay napakayamang imperyo noon, kaya ito po ay tinaguri ang ginto, purong ginto, no, sapagkat napakarami po ang ginto sa imperyo na yan sa kanya pong kapanahonan. Ang kaharian po ng Babylon, ito po yung lungsod po ng Babylon, ay meron pong tinatawag po na Hanging Garden po dyan, no? Hanging Gardens, actually. At yan po ay ginawa po, pinagawa po yan ni Nabucodonosor sa kanyang kapanahonan. Mga terraces po yan, terraces. Pinuno po nila ng maraming lupa at kanila pong tinamnan ng mga malalaking puno at napakarami pong mga ginto ang inilagay po din dyan. At yan po, nakasama po ang Hanging Gardens na yan sa Seven Wonders of the Ancient World. Tuli, yan po, nakasama rin nga rin yan po sa Guinness Books of Record sa Seven Wonders of the Ancient World. At yan po, may mga malalaking kahoy dyan po sa Hanging Gardens na yan na pinagawa po ng Haring Nabucodonosor. At malawak na kalsada, marangyang lugar, no, yan po ang imperyo po ng Babylonia. At doon po, makita po natin doon sa pag-aaral ng kasaysayan, doon po sa Temple of Marduk, ay meron pong isang image po ni Baal, image po ng Diyos-Diyosang Baal na pinagawa po niya. At doon po, makita doon yung napakalaking lamesa na ang sukat po ay 12 meter by 4.5 meter. So napakalaki po yan. Yan po ay gawa po sa ginto, purong-purong ginto, at ang timbang po ng bakal po na yan, ang lamesa na yan, nagawa po sa ginto, ay 23,000 kilogram. So, biruin niyo po yan, 23,000 kilograms sa ginto. Ngayon, kung tignan po natin, per gramo lamang po, per gramo na maliliit lamang po na timbang po ng ginto ay napakamahal, ano pa po kaya itong 23,000 kilograms po na ginto, no? So, makita po natin ang kayamanan ginto. Kaya ito po, tumatayo po sa ulo na ito na ginto ay ang Babylonia, ang imperyo po ng Babylonia, no? Ang bakod din po ng Babylonia ay 60 meters po ang taas. 60 meters po ang taas. So napakataas po 'yan, no? At sabi nga doon nang sinulat po ng historian o Greek historian, no, na si Herodotus, dahil sa kagandaan po ng Babylonia ay parang ang kahariang ito ay hindi mawawala, no? Ganyan po kamangha-mangha yung ang kaharian na ito. Akala mo ay hindi na ito matatapos at hindi po ito mawawala. Yung bakod po niya na 60 meters ang taas, kung bibili ka ngayon ng isang buong steel bar ay nagsusukat po yan ng 6 na metro. So, i-times 10 po natin yon, ganun po kataas. So, napakataas po, no? Napakataas, 60 meters ang taas ng ang bakod po ng Babylonia. So, yan po ang kasaysayan po ng Babylonia, no? At dito, makita rin po naman natin ang Babylonia na ito, ay ang ulo na ito ay mawawala din po, no? Ano po ang mangyayari po dyan? So dito rin sa Babylonia, pagkat ito rin po yung tinatawag po nila na ngayon sa ating kapanahonan ay yung Iraq, no? Paano natin masasabi yan? Sapagkat ang pinaka-landmark po nila ay yung Tigris and Euphrates River. Mga dalawang malalaking ilog po yan na nandun po sa lugar na po yan. Yan po ang sumasakop po doon sa lugar na yan ng Mesopotamia. At maging din doon po sa Garden of Eden, ay dyan din po nakasettle po noon ang Garden of Eden. Paano po natin nasabi? Sapagkat doon din po sa ilog na iyon, ang Tigris at ang Euphrates na ilog, yung mga malalaking ilog. At alam nyo pa, isa ito sa kayamanan po ng Babylonia, sapagkat yung ilog Euphrates ay dumadaan po doon sa ilalim po, no? Dumadaan po doon sa
Babylonia, itong napakalaking ilog na ito. At yan po ay isang kayamanan, no? Ito po ay nagsilbi rin na defense ng Babylonia ang ilog na ito, sapagkat sa lahat ng mga gustong sasakop dito sa Babylonia ay mahirapan, sapagkat dadaan muna sila dito po sa malaking ilog. Pero tignan po natin kung ano po ang nangyari sa kanya. Siya pa rin po ay nagdanas din po ng pagkabagsak. Bagaman ito po, sabi nga ng Herodotus, yung Greek historian, ay parang hindi mawawala, pero ito naman po ay nawala din po, no? At pag-aralan po natin ang pagbagsak po ng Babylonia, kung ano po ang nangyari po sa Babylonia. Ang Babylonia ay bumagsak noong ito po ay sakupin po ni King Cyrus, no? Isang magiting na sundalo rin po itong si Cyrus ng Medo-Persia, no? At nagawa niya itong sakupin sa pamamagitan po ng kanya pong mga sundalo, 6,000 soldiers on foot, sila po mga naglakad, no? At meron din 120,000 na mga nakakabayo at 2,000 na nakakarwahe ang sumakop po dito po sa kaharian po ng Babylonia. Ano po ang ginawa nila? Bagaman meron pong ilog doon na napakalaki na mahirapan po sila, doon po sa likod po ng ang palasyo po ng Babylonia ni Nabucodonosor ay meron pong pinagawang artificial lake po doon si Nabucodonosor. At ang ginawa po ng mga sundalo po ng Medo-Persia sa pamumuno po ni Cyrus ay inilihis po nila yung takbo po ng Euphrates River doon po, no? Ginawa po nilang tahimik po yon na hindi po namalayan ng Babylonia, at nailihis po nila yung takbo po ng ilog na mapunta po doon sa artificial lake. At noong pwede na pong makatawid itong mga sundalo po ng Medo-Persia, ay tumawid po sila, no? At pinasok po nila yung mga bakod po, kahit man gaano kataas ay napasok po nila yung bakod po ng Babylonia. At nung nakapasok po sila ay doon po nagsimula ang pananagumpay, no, ng Medo-Persia laban po sa Babylonia. At dito po nagsimula ang pagkabagsak ng Babylonia, at pinatay nila maging ang hari po ng Babylonia. So anong kaharian po ang sumunod po dito? Yan po yung history po ng Babylonia, at siya po yung ulo po na yan, no? From 606 BC to 538 BC, no? At sumunod po dyan ay yung Medo-Persia. Siya po yung tinatawag po na silver, yung dibdib at yung bisig na silver o tinatawag pilak, no, sa Tagalog ay ang Medo-Persia. Nagsimula naman po yan 538 BC hanggang 331 BC. So ang Medo-Persia, sabi po, no, ito po yung pangalawa doon po sa panaginip po ni Nabucodonosor. Paano po natin masabi po yan? Sa Daniel 2 verse 39, sabi po niya, at pagkatapos mo ay babangon ang ibang kaharian na mababa sa iyo. Okay, so ano po ang mas mababa po sa ginto? Susunod na pinakamababa sa ginto, ito po ang silver, no? Gold, tapos silver. Ito po ang mas mababa. Kaya itong kaharian po ng Medo-Persia ay ito po ang kaharian po na silver, o sa ibang wika ay ito po yung pilak, no? Makita po natin dyan, ang dalawang bisig na yan ay kumakatawan sa dalawang bansa na nagsama. Ito ang Medo at yan po ang Persia, no? At sila po ang kaharian na yan, sila po ang unang-unang gumamit po ng silver o pilak na pera para sa lahat ng mga komersyo, no? Kaya nakilala po itong Medo-Persia na sila ang unang gumamit ng silver bilang gamit po, bilang pera na gagamitin po sa mga commerce, sa mga trade, at sa lahat po ng mga negosyo. Kaya kung wala kang silver po noon, di ka makakapag-negotiate sa kanila, sapagkat ito po ang gamit po nung empire na po na yan, from 38 BC hanggang 331
BC. So yan po ang Medo-Persia, siya po yung sumunod. Siya po yung sumunod po doon sa ulo na ginto ang Medo-Persia. Okay, so tingnan po natin dito sa pag-aaral na ito, makikita natin ng sunod-sunod na mga bansa, no? So yung mga part pala ng estatwa na ito ay mga bansa, no? Mga kaharian na tumubo sa kapanahonan po na iyon. So ano naman ang sinabi tungkol sa hula ng kaharian kung ano ang kumakatawan sa tiyan na bronse o tanso sa ibang lingwa, ibang termino po naman. So ano po ang kumakatawan dito sa bronze po mga kaibigan? Ito po naman po yung Greece, no? Yung bronzeng tiyan at yung yan po, no? Yung nakita po natin sa panaginip po ng Nabucodonosor, yung bronzeng tiyan at yung hita ay yan po ang Greece o Grego sa ibang salita po. 331 BC hanggang 168 BC. So ito po ay napakaikling panahon po lamang, hindi katulad po ng una po ng Babylonia at ng Medo-Persia, mas maiksi po ang pamumuno po ng itong empire na ito ng Greece, 331 to 168 BC. Sabi po ng Daniel 2 verse 39, at ang ibang ikatlong kaharian na tanso na magpupuno sa buong lupa. Ano daw po yon, yung tanso? Walang iba po kundi yung Greece po. Bakit po natin nasabi na yan po yung Greece? Sapagkat yung Greece po, siya po ang pangatlo na sumakop po pagkatapos na nasakop po ng ang Medo-Persia, ang Babylonia, sinakop naman siya ng Grego. Sa pamamagitan po ng isang matipuno, isang makisig at isang matapang na general na walang iba kundi si Alexander the Great. Siya po ang namuno po dyan sa Greece at ang kanyang mga sundalo ay tinatawag din po na the Bronze Soldiers, no? The Bronze Soldier. Kaya tinawag po ang kaharian na ito na the Bronze, no? Kaya dito makita po natin ang pamumuno po ni Alexander the Great sa maiksing panahon po lamang ay nakapagtagumpay po siya na halos nasakop niya ang tinatawag na buong civilized world sa panahon po na yan, 331 BC to 168 BC. At naging maiksi lamang po ang pamamayagpag ng imperyo na ito sapagkat maagang namatay po ito si Alexander the Great, sapagkat ang kanya pong kahinaan, eksakto lamang po doon sa bronze na tiyan, sapagkat ang kanyang kahinaan ay ang kanyang tiyan, no? Siya po ay matakaw po sa alak at sa isang piyesta doon po siya namatay, no? At uminom po siya doon sa Herculean cup na tinatawag sapagkat idol niya po ito si Hercules. Kung matandaan niyo po, diniscuss natin po ito doon sa pag-aaral po natin tungkol po doon sa Tyre na kung saan siya po ay sumakop sapagkat nandun po siya si yung Diyos-Diyosan na si Hercules, no? At sa kapiestahan po ay uminom po siya ng alak, uminom siya ng uminom, no? Hanggang nagkasakit po siya sapagkat marami na nga siyang ininom na alak, ay sinundan niya po ito ng 5 liters cup of Herculean cup na tinatawag po. Biro niyo po yung 5 liters na cup ang 5 liters po na cup, no? Ang dami po ng ikakarga po doon ay 5 liters at yun po ay ininom po niyang minsanan. So siya po ay namatay na maaga sa edad po na 32. Wow. So napaka bata pa po siya na namuno po ng isang imperyo at naging matagumpay po siya. Kanya lamang po ay matupad po talaga ang hula. Kung hindi po ito nangyari ay hindi po tayo dadako po doon sa susunod po na imperyo na mas malakas din po sa kanya. Kaya ang kaharian na ito, ang Greece, ay tinawag po na the Bronze Empire, no? Kaya ito po tawag po ng mga historian dito sa mga sundalo po ni Alexander the Great ay the Bronze Soldier. Maging ang penny, ang pera na kanilang ginagamit, ito pong mukha po ni Alexander the Great na nakalagay po sa isang bronze na pera, no?
ito po yung ginagamit po nila sa kanila pong kapanahonan. Ayan po, nagpapatunay na ang bronze na itong tanso na tiyan at hita na ito ay kumakatayo sa Greece, no? Yan po ay kumakatayo sa Greece. Ano ang magiging katulad naman ng pang-apat na kaharian na siyang sagisag naman ng binti na bakal? Kikita naman natin, ang susunod po dyan ay yung binti na bakal. Ano naman po ang kumakatawan po dyan sa binti na bakal? Kita natin, no, sa pag-aaral, ang binti na bakal ay walang iba kundi ang Roman Empire. Yan po ang Roman Empire, no? Na siyang kumakatawan naman po dito sa ika-apat na kaharian na nakita po ni Nabucodonosor sa kanya pong panaginip. From 168 BC to 476 BC. So, kung sumahin po natin yan, ang Roman Empire ay namayagpag sa loob ng 644 years, no? At ang Roman Empire na ito ay isang magaspang, malamig na katulad po ng bakal. So, makikita naman natin yan sa mga kalupitan na ginamit at mga pananakot na ginawa ng mga emperor ng Rome, no, sa kanyang kapanahunan. Katulad na lamang po si emperador na si Nero, no? Kita po natin ang kalupitan po niya noong kanyang pong kapanahunan, maging ang kanyang ina ay pinatay po niya, ang kanyang buntis na asawa po ay itinulak po niya upang mamatay, no? At noong malaman niya na ayaw sa kanya ng mga tao, sinunog niya po ang Roma, no? At ano po ang ginawa po niya? Ginawa niyang kasalanan po ng mga Kristiyano ang pagkasunog po ng Roma, at doon po ay na-persecute po ang mga Christians sa kapanahonan po na yan. Kaya yan po, mga dagdag sa kaalaman po natin, no, dito sa pag-aaral po sa ating lesson sa gabi pong ito. Kaya itong binti na bakal, tumatayo ito, kumakatawan po ito sa Roman Empire from 168 BC to 476 BC. So, yan po. Ano po ang sabi po ng Daniel 2 verse 40? Kita po natin dyan sa Daniel 2 verse 40 itong sinabi po dito sa Roma. Tignan po natin kung ano po ang sabi po dito. Okay, so patuloy po tayo. Ang Daniel 2 verse 40, at ang ika-apat na kaharian ay magiging matibay na parang bakal. Palibhasay ang bakal ay nakadudurog at nakapagpasuko ng lahat na bagay. At kung paanong dinikdik ng bakal ang lahat ng ito, siya'y magkaputol-putol at madidikdik. So yan po. Ang ika-apat na imperyo, ang Roman Empire, ay tumatayo po dyan sa bakal. Ito po ay matibay. Bagaman gaano daw po ito katibay at dumidikdik sa lahat ng mga bagay, katulad po ng ginto, ng silver, ng tanso, na kaya niya pong dikdikin, ngunit ito po ay madidikdik din ay at magkaputol-putol din ayon po sa Daniel 2 verse 40. Kaya yan po ang pang-apat po na imperyo, no? At makita po natin dyan kung ano po ang mangyayari rin po dito. Bagaman siya po ay matibay, siya rin po ay madidikdik. So, bakit natin nasabi na ang ika-apat na ito na bahagi ng estatwa na ito, ang paa o ang binti na bakal ay ang Roman Empire? Sapagkat ang Roman Empire ay sila lamang po yung gumamit po ng sandata na mga bakal na maiksi. Ang kanila pong espada ay maiksi po lamang na gawa po sa bakal. Ngunit alam niyo po ba na nasakop niya ang buong sanlibutan sa pamamagitan ng maiksing bakal na espada na yan? At ang sabi nga ng isang matalino po na historian na si Gibbon, no? Si Gibbon, isang historian po ito. Ang sabi po niya, ang mga armas ng Republika ay laging matagumpay sa digmaan. Ito pong Roma. Siya po kasi daw ay advance, no? At ang image nito, ang mga image na ginto, pilak, tanso, siya po ay binikdik ng bansa na ito, no? Ibig sabihin, ito po sinakop din po ng Roman Empire
ang sinako po ng Greece, ang sinako po ng Medo-Persia, at ganun din po ang Babylonia. No? At nasakop niya po lahat ito. So, gumamit po siya, no? Dito po, mga kaibigan, nakita po natin na gumamit po siya ng bakal. Ito po yung bakal armas po nila. Kaya makita po natin na nagwakas pa rin din po ito, bagaman ito po ay makapangyarihan, katulad po ng nakahula sa Daniel 2 verse 14 na ating pong binasa, bagaman dinikdik niya po lahat yan, siya rin po ay magkaputol-putol at siya rin po ay madidikdik, no? Ayon po sa sinabi po sa Daniel. Kaya, mga kaibigan, ang kasaysayan, itong kasaysayan nito ay muli na nagbibigay ng tibay o nagpapatibay ng malawak at malinaw na pagtingin sa kaganapan sa mundo, ito po na ipinapakita sa pamagitan po ng Biblia. No? Ngunit, katulad nga niyan, sinabi po diyan, ang Roma, no, ay mawawala din. Okay? So, mawawala din po yan. Kaya tayo po ay lumingon muli. Tingnan po natin muli yung estatwa na ito upang alam po natin kung saan po tayo nakatayo sa kasaysayan. No? Kaya patuloy po tayo doon sa pag-aaral ng estatwa po na ito. So, ano po ang uri ng kaharian, ang kinakatawanan naman ng paa? So, nandun po na tayo sa paan, tapos na po tayo sa dito po sa binti na bakal, tungo po tayo dito sa paa. At yung paa na ito ay naghalo po ang bakal at tinatawag na luwad o putik, clay po, na lutong putik na tinatawag. Okay, so tignan po natin kung ano po ang sabi po dyan. Sa Daniel 2 verse 41 hanggang 43, at yamang iyong nakita na ang mga paa at mga daliri, ang isang bahagi ay putik na luto ng magpapalayok at ang isang bahagi ay bakal, ay magiging kahariang hati. Ngunit magkakaroon yaon ng kalakasan ng bakal, yamang iyong nakita na ang bakal ay mahalo sa putik na luto. Okay, so dito makita natin na sinabi po dito na ito po ay mga kahariang hati. No, yung paa na ito na naghalo ng putik at ng bakal ay mga kahariang putik, hati. Ito po yung mga bansa na hati-hati. Hindi na po ito katulad po noon na magkakaroon po muli ng imperyo na pinagkaisa ang mga iba't ibang bansa at sa pamamagitan po lamang ng isang pamumuno ay mapamunuan ang buong sanlibutan. Hindi po na ganun. Kundi ano pong sabi niya, ang mga bansa na ito ay magiging hati. No? Ang imperyo na ito ay magiging hati. Bagaman, sabi niya doon, magkaroon ng kalakasan ang bakal, no? Ito ay mahahalo pa rin dito po sa putik na luto o dito sa clay na tinatawag. Kaya ito po ang mangyayari po dito po sa Roman Empire, no? Na ito po ay mahahati ang Roman Empire. Okay, ang sabi po ng 42, at kung paanong ang mga daliri ng paa ay bakal, ang isa'y bahagi ay putik, magkakagayon ang kaharian na ang isang bahagi ay matibay at ang isang bahagi ay marupok. Ayan po ang nakahula po dyan. Sa verse 43 po tayo, sabi po niya, at yamang iyong nakita na ang bakal ay nahahaluan ng putik na luto, sila'y magkakahalo ng lahi ng mga tao, ngunit hindi sila magkakalakipan, gaya ng bakal na hindi lumalakip sa putik. O, kaya yan po ang mangyayari. Yan po ay sinubukan po nila at ito po ay talagang nangyari po itong hula po na ito. Ano po ang sabi po niya? Sabi po niya sa unang part po ng 43, nakita daw po na ang bakal ay mahaluan ng putik na luto. Siya ay magkakahalo-halo ng lahi ng mga tao. Sinubukan po nila ito sa pamagitan po ng tinatawag na intermarriage, no? Na pagkaluhaluin po nila itong mga lahi po nila para mabuo po muli itong tinatawag na imperyo. Pero ano po ang mangyayari po dyan? Kikita po natin kung mabuo po muli po nila, no? At dito, sabi niya, hindi sila magkakalakipan gaya ng bakal na hindi lumalakip din naman sa putik. Yan po ang mangyayari po dyan. Kaya dito,
alam niyo po na ang Roma, ang imperyo po niya, bagaman napakalakas, 466 years na namayagpag, pero ito ay humina po pa rin, no? At alam niyo po, dahil po ito sa malakas na puwersa na galing po sa tinatawag na Germanic tribe. Ito po ay galing po sa Northern Europe, sa Hilagang Europe, na siya pong nang pahina dito po sa kaharian po ng Roma, no? At alam niyo ang nangyari po dito sa Roma ay nahati po ito ng 10 bahagi ang Roma. Nahati-hati po ito sapagkat humina po ito at nung humina po ito ay nahati-hati ang mga bansa na ito ng Roma, no? At ito po ay naganap sa ika-apat at ika-limang siglo, no? Between 4th and 5th century po. Ito po nangyari na pagkahati-hati ng kaharian po ng Roman Empire. So ano po yung nangyari po dito? Siya po ay nahati sa 10. Ano po yung mga 10 bansang ito? Ito po yung mga bansa. Yung una po yung Franks, no? Yan na po yung France po sa ating kapanahunan. Yung Germans o Alemani. Yan po yung Germany sa ating modern world. At yung Anglo-Saxon, sila po naman po yung England sa ating modernong world po. At yung Lombards, yan po yung Italy po ngayon. At yung Suevi, yan naman po yung Portugal po ngayon. At yung Visigoths, yan po yung Spain sa ating kapanahunan. At yung Burgundians, yan po naman po yung Swiss, no, sa ating kapanahunan. Kaya yan po ang nangyari po doon. O bakit 7? Mayroon pa pong 8, 9, 10. Itong 8, 9, 10, yung Heruli o Heruli, yung Vandals at yung Ostrogoths, bagaman may mga lahi po sila ngayon, pero wala na po, hindi po nag-exist. Itong tatlong ito, hindi na po nag-exist sa ating kapanahunan bilang isang bansa. No, may mga lahi po itong mga Heruli, Vandals as Ostrogoths po, pero nawatak-watak po sila at nasa ibang mga bansa. At sila po ay hindi na nag-exist bilang mga bansa, no, sa ating kapanahonan. At kung bakit, malalaman natin yan sa pagpapatuloy ng ating pag-aaral sa mga hinaharap ng Daniel and Revelation na pag-aaral, kung bakit nawala po yan at itong atatlo na ito ay nabunot po yan, no? Kaya hindi na po nag-exist sa ating kapanahonan itong tatlong bansa na po yan, no? Kaya itong mga bansa na ito, ang 10 bansa na ito, bahagyang malakas at bahagyang mahina naman. Katulad po ng sabi po sa Daniel 2 verse 32. Makikita po natin yan. Yung sinabi po niyan na ang mga bansang ito, bagaman sila po ay mga malalakas, pero hindi na po magkasama-sama po muli, no? At yan po ay sinubukan po nila na pagkaisahin po itong mga bansa na ito sa pamamagitan po nga ng pag-asa-asawa sa isa't isa, yung tinatawag po na intermarriage, no? Sinubukan po yan. Noong 1914 ay sinubukan po nila na pag-isahin po lahat po yan sa pamamagitan po ng pag-asawa ng mga royal families. Ano to? Yung mga namumuno po dyan sa mga bansa na yan ay tinatawag po na royal families at pinag-asawa-asawa po nila ang kanilang mga anak, ang kanilang mga kapatid, no? Para sa ganun ay mabuo po nila itong tinatawag po na dahil po sa hangarin po nila na pag-isahin itong mga bansa sa isang mahusay na imperyo. Yan po ang nangyari po dyan, no? At nagawa po ba nila ito na pag-isahin bagaman sila po ay nag-asa-asawa? Makikita po natin sa kasaysayan na ito po ang nangyari, no? Si Empress Dowager Dagmar, siya po ay sa Russia po, no? Alam niyo po, siya po ay nakipag-asawa, no, sa kay Queen Mother Alexandra ng England, no?
sila po, no, si Dowager o Empress Dowager Dagmar. Yan po ang mga kasama po diyan sa pag-aaral po sa history, no? Siya po sa from Russia po siya, no? Kapatid, magkapatid po sila ni Alexandra ng England. So tingnan niyo po, magkalapit po from Russia at saka ng England, no? Ay gusto po nilang pag-isahin. Ang mga hari ng Norway at Denmark, sila rin po ay magkapatid. Norway at Denmark, magkaibang bansa po. Magkapatid po yung mga hari po na yan. Yung hari po ng England at Russia at Greece ay mga magpipinsan. Mga hari po ng Norway at Denmark, no? Sila po ay pinsan din po nila. Magkakamag-anak po yan. Yung lima na yan ay iisa ang pinanggalingan din po. Yung sila po, yung lima na yan ay apo ni King Christian ng Denmark, no? Yung lima po natin binanggit ng una. So, ang anak na lalaki ni Queen Victoria ay si Edward VII ng England. So, magkakalapit po sila. At maging yung daughter and queen of Victoria, siya po ay married to King Williams po naman ng Germany, from Germany. So, yan po ang ginawa po nilang intermarriage para sila po ay mabuo po nila, no? Itong tinatawag na hangarin po nila na mapag-isa ang Europa, no? Pero yan po ay hindi po nagawa, no? Halos lahat, no, ay may kaugnayan kay Queen Victoria, yung mga hari po na yan ng Russia, ng England, ng Norway, ng Denmark, at maging ang Germany, no? Ay yan po lahat ay may kaugnayan lahat kay Queen Victoria. Pero hindi po rin po nila nagawang pag-isahin ito sapagkat sila po ay pinigil nga itong salita sa Biblia na pumipigil sa kanila upang magawa po nila iyon, no? Ginawa nila sa pamamagitan ng intermarriage. May mga tao rin na nagtangka na pag-isahin ang buong sanlibutan sa pamamagitan din po ng Persahan para gawin po isang empire. Pero nangyari po kaya? Tignan natin kung sino-sino po yung mga nagtangka na gumawa sa pamamagitan po ng Persahan, ng dahas upang pag-isahin ang buong sanlibutan, pero hindi po pa rin nila nagawa. Yan po, ito po yung mga sumubok na gawin po ito, no? Una, si Justinian, si Emperor si King Justinian po ay gusto niya pong sakupin ang buong sanlibutan, no? Tinatawag sa kanyang kapanahunan, pero hindi po niya nagawa po ito, no? Sinubukan din po naman ni Charles V, pero hindi po rin niya na nagawa po ito, no? Sinubukan din po naman ni Philip II na pag-isahin ang buong mundo, pero hindi rin po niya nagawa, no? At ganun din si Louis XIV, no? Ay hindi rin niya po nagawa. Hindi niya rin po nagawa, bagaman sinakop niya rin ang tinatawag na world noong kanyang kapanahonan, ay hindi rin niya po nagawa. Maging si Napoleon Bonaparte, na isang magiting na manderigma, mahusay po, ay gusto niyang pag-isahin ang buong Europa at ang buong sanlibutan, pero hindi po niya nagawa, no? Ganon din si Kaiser Williams, no? Hindi rin niya po nagawa. At maging si Adolf Hitler, na pinakamalupit ang kanyang paraan para pag-isahin ang buong mundo, ay hindi rin po niya nagawa ang bagay na ito. Bakit? Sapagkat yan nga po ang nakasulat sa Biblia na sila po ay pinigil ng salita ng Biblia, no? Ano po yung salita na ito na pumigil sa kanila? Ito po yung mababasa natin sa Daniel 2 verse 42, ang sinasabi po niya, at yamang iyong nakita na ang bakal ay nahahaluan ng putik na luto, sila ay magkakahalo ng lahi ng mga tao, ngunit hindi sila magkakalakipan, gaya ng bakal na hindi lumalakip sa putik. Yan po ang pumigil sa kanilang mga salita upang hindi po maganap ang kanila pong minimithi na pagkaisahin sa isang mahusay na imperyo ang buong sanlibutan. Ya? Ano po yung salita na yon? Hindi sila magkakalakipan, no? Gaya ng bakal na hindi lumakip sa putik. Kaya yan po yung divided words na po, mga kaibigan, no? Hindi po na pwedeng pag-isahin, no? Kahit ano pang gawin nila sa pamagitan ng intermarriage, sa pamagitan po ng dahas, ay hindi na po pwedeng mangyari. So ano ang itatatag naman ng Diyos
sa mga panahon na sinubukan ng mga taong ito na magkaisa ang mga bansa. Alam nyo, sa ating kapanahonan, marami pa rin po mga malalakas na bansa. Mas malalakas pa po sila noon sa mga kaysa mga empire, no? Pero meron ba rin nagtatangka na pagkaisahin po ang buong salibutan? Oo, meron din po, mga kaibigan. Tingnan na lang natin po ang China. Ay nagpapalawak po siya ng teritoryo. Pero yan po kaya ay magaganap. Maging ang Amerika na siyang pinakamakapangyarihan, kaya niya kayang pagkaisain ang buong mundo? Ano po ang itatatag ng Diyos sa panahong susubukan po ito na magkaisa ang mga bansa na ito? Ano po ang kanyang itatatag? Sa Daniel 2 verse 34, no? Sabi po niya doon, inyong tinanggihan hanggang sa may natibag. Tignan po natin. Sabi po, pabasa po natin, Daniel 2 verse 34, inyong tinitignan hanggang sa may natibag na isang bato, hindi ng mga kamay na tumama sa larawan, sa kanyang mga paang bakal at putik na luto at mga yaoy binasag. Yan po ang nangyari. Mayroon po nakita po sa panaginip ni Nabucodonosor yung bato na natibag na hindi sa pamagitan ng kamay, no? At siya pong dumurog dito po sa larawan. Ano po yung mga larawan? Ano po pala ang kahulugan ng mga larawan na yan kanina? Sila po ang mga bansa, mga emperyo po, no? At yung mga bansa na yan, ano pong nangyari nung meron pong natibag na bato? Dinurog po niya yan ang paa, ang binti, ang braso, ang maging ang ulong ginto ay dinurog po ng bato na yan. At ano po ang nangyari? Sabi po sa Daniel 2 verse 44, at sa mga kaarawan ng mga haring yaon ay maglalagay ang Diyos sa langit ng isang kaharian na hindi magigiba kailanman o ng kapangyarihan man niya o iiwan sa ibang bayan, kundi pagputul-putulin at lilipulin niya ang lahat ng kahariang ito at yaoy lalagi magpakailanman. So yan po ang sinabi po ng Daniel 2 verse 44 na yan ang itatatag ng ating Panginoon sa panahon na ang mga bansang ito ay magtangka na pagkaisahin ang buong sanlibutan. No? Ano po ang mangyayari? Meron po maitatatag na isang bayan, no? May isang kaarihan, no? Na hindi magigiba kailanman. Kaya yan po, tignan po natin kung ano po itong, sino po ito, no? Sa Daniel 2 verse 45, kikita po natin doon, sabi po niya, yamang iyong nakita na ang isang bato ay natibag sa bundok, hindi ng mga kabay, at pumutol ng mga bakal, ng tanso, ng putik, ng pilak, at ng ginto. Ipinaaalam ng dakilang Diyos sa hari kung ano ang mangyayari sa haharapin, at ang panaginip ay tunay at ang pagpapaaninaw niya ay tapat. So yan, nakita po natin na ang mga nangyari po pala na ito ay ito po ang mangyayari sa mga hinaharap. At yung iba po ay nangyari na po, katulad po ng kasaysayan po ng Babylonia. Nangyari na po yan, yung kasaysayan po ng Medo-Persia, yung kasaysayan po ng Gresya, at yung kasaysayan po ng Roma ay nangyari na po yan. Nandito na po tayo sa kasaysayan po ng paa, yung naghalong putik at yung naghalong bakal. Naghalong putik at bakal, nandyan na po tayo sa pagkakataon po na yan. At yung pagbaba ng bato ay yan po yung ating pong hinihintay, yung pagbaba po ng natibag na bato na yan, yan po ang ating hinihintay po naman, no, na mangyari. Kaya sa atin po pinapag-aralan ito, nagbibigay sa atin ng kaalaman kung ano po ang mangyayari sa mga bansa at sa mga hinaharap dito po sa sanlibutan na atin pong kinabubuhayan. O ano naman po o sino naman po ang nire-representahan ng bato na tumama sa imahe? Makita po natin ang Acts 4 verse 11 na ganito po ang sabi po niya. Siya ang bato na itinakwil niya ang mga nagtayo ng bahay na naging pangulo sa panulo. Sino po yan? Walang iba po na itinakwil na bato kundi ang ating Panginoong Heso Kristo. Siya. Kaya yung bato na yan na natibag, no, na hindi sa pamamagitan po ng kamay ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. So sino naman ang magiging pinuno sa susunod na imperyo? Sino po ang susunod na imperyo at sino po ang magiging pinuno pala kung siya po yung bato na natibag
na dumurog po dito sa lahat ng mga bansa na ating pong pinag-aralan ay sino po para yung magiging pinuno ng susunod na empire o imperyo po, mga kaibigan. Sa Revelation 11 verse 15 ay ganito po ang kanyang sinabi, at umihip ang ikapitong anghel at nagkaroon ng malakas na tinig sa langit at nagsabi, ang kaharian ng sanlibutan ay naging sa ating Panginoon at sa kanyang Kristo at siya'y maghahari magpakailan kailanman. Yan po pala yung kaharian na darating dito po sa sanlibutan na siya pong bato na dumurog po dito sa lahat ng mga bansa. Ito po yung kaharian po ng ating Panginoong Hesukristo. At sino po daw yung mamumuno ayon po sa tanong? Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo na siya po ang mamumuno sa kahariang ito. May katapusan din po ba? May hangganan din po ba katulad po ng mga imperyo na ating pinapag-aralan? Wala po, katulad ng sabi sa Revelation 15:11, sa huling bahagi po niya, siya po ay maghari magpakailan kailanman. O ngayon po nalaman po natin ang mga kamanghamanghang kaganapan na ito, no? At malapit na po itong mangyari, no? Ano ang apela ng ating Panginoong Diyos sa bawat isa po sa atin? Ano po ang kanyang gusto pong gawin po natin habang itong pagbaba ng bato ay hindi pa nangyari na siyang dudurog sa lahat at darating po yung kaharian na ito po ang mamumuno ay si Hesukristo na siya pong maghari magpakailan kailanman. Ano po ang apela ng ating Panginoong Diyos sa bawat isa po sa atin o sa bawat tao? Ano po ang apela ng ating Panginoong Diyos? Ito po ang nakasulat sa Luke 12 verse 40. Sabi po niya, kayo rin naman ay magsihanda sapagkat sa oras na hindi ninyo iniisip, ang anak ng tao ay darating. Yan po ang apela ng ating Panginoong Diyos sa bawat tao, sa bawat isa po sa atin, no? Na tayo po ay maghanda, tayo po ay magsihanda dito po sa pagdating ng anak ng tao. Bakit daw? Sapagkat hindi natin alam kung kailan, hindi natin alam, no? Maaring bukas, maaring ngayon. Kailan po dapat tayo maghanda? Hindi po mamayang gabi, hindi po bukas, hindi po sa susunod na linggo o taon. Pero ngayon po ang tamang paghahanda. Kaya ang ating pag-aaral na ginagawa ay isang paghahanda dito po sa pagdating ng anak ng tao na darating, na siya po maghari, siya po ang magiging hari. Kaya ngayon pa lang, mga kaibigan, mga kapatid, ay subukan na po natin na paghariin ang ating Panginoong Hesus sa ating puso para pagdating po niya ay hindi po tayo mamanibago na siya po yung ating susundin sa lahat ng ating buhay. Kung siya po yung hari, no, doon po sa darating na kaharian na siya po maghari magpakailan kailanman at walang katapusan, ay subukan na po natin na siya po maging hari sa ating puso, sa ating buhay, sa ating lahat ng ginagawa. Ngayong panahon pa lamang na tayo po ay naghihinday. So ano po ang importanteng mensahe ng ating Panginoong Diyos sa atin ngayon? Siya po ang nakakaalam ng lahat ng kinabukasan at ang kanyang apela sa atin, tayo po ay magsihanda. Nawa po ang ating pinag-aralan ngayon ay makatulong po sa atin upang tayo po maihanda doon po sa darating na bato na siyang dudurog sa lahat ng mga bansa at siya po yung ating magiging hari, siya po yung ating magiging Diyos, no? Siya po yung maghahari sa imperyo na darating sa lahat ng mga bansa. Kaya sa gabing ito ay tayo po ay magpasalamat sa ating Panginoong Hesus sa pagbibigay po sa atin ng pag-asa. Siya po ay nag-aapila rin po sa atin hanggang sa panahon ngayon na tayo po ay maghanda, no? At ihanda po natin ang ating buhay, ang ating mga karakter sapagkat yan po ang nililitis ng ating Panginoong Diyos, yung ating karakter. Nanawa ito po ay naka-align, no? Naka-align o ito po ay tugma doon po sa karakter ng mga tao na titira po doon sa kaharian na kung saan pamumunuan po ng ating Panginoong Hesukristo. At dito po tayo magwawakas sa gabi pong ito sa pag-aaral po ng Daniel chapter 2. Nawa po ay nakapagbigay po kami sa inyo ng pag-asa at isang bagay na inyo pong pag-iisipan para sa paghahanda
sa darating po na kaharian ng ating Panginoong Hesus Kristo. Kaya pagpalain po ang bawat isa, nawa po ay kami po inyo pong muling gabayan at inyo pong samahan muli sa mga susunod na pag-aaral ng ating mga leksyon dito po sa At the Feet of Jesus. Ang susunod po natin na pag-aaralan, may topic po tayo na what is the cause of the world's current situations? Ano po ang dahilan ng lahat po ng current crisis sa ating sanlibutan ngayon? Yan po ang susunod na ating pag-aaral at nawa po ay samahan niyo po muli kami sa mga susunod na pag-aaral dito po sa At the Feet of Jesus, dito po sa Messengers of the North, no? At yan po, pagpalain po ang bawat isa at salamat sa inyong lahat. Amen. Amen. Maraming salamat sa mga leksyon na atin pong napag-aralan sa gabi pong ito. Nawa ang mga ito ay tumatakbo sa ating mga puso at isipan. Sino po ang mamumuno dito sa sanlibutan sa inaharap? Ang United States of America po ba? Ang Russia po ba? Ang China po ba? Sa ayon po sa propesiya ni Propetang Daniel, hindi po. Ang mag-ari po sa sanlibutan na ito sa inaharap ay walang iba kundi ang kaharian na magpakailanman o walang hanggan. Ang kaharian po ng ating Panginoon na si Jesus Kristo. Ngayon po ay makakarinig po muli ng tayo ng isang pang-awit na pinamagatang Look for the Waymarks na ihandog po ng inyong lingkod. Look for the waymarks as you journey on. Look for the waymarks passing one by one. Down to the ages past the kingdoms fall. Where are we sending? Look the waymarks on. Look for the waymarks, the great prophetic waymarks. Down through the ages, past the kingdoms fall. Look for the waymarks, the great prophetic waymarks. The journey is almost over. First the Assyrian kingdom ruled the world. Then Medo-Persia's banners were unfurled. And after Greece held universal sway, Rome seized the scepter. Where are we today? Look for the waymarks, the great prophetic waymarks. Down through the ages, past the kingdoms fall. Look for the waymarks, the great prophetic waymarks. The journey is almost o'er. Down in the feet of iron and of flame, weak and divided, soon to pass away. What will the next great glorious drama be? Christ and his coming and eternity. Look for the waymarks, the great prophetic waymarks. Down through the ages, past the kingdoms fall. Look for the waymarks, the great prophetic waymarks. The journey is almost over. Amen. Maraming salamat sa napakagandang mensahe ng awit na atin pong napakinggan. Talagang may kaugnayan po ng ang awit sa ating napag-aralan sa gabing ito na nagsimula po sa Babylonia, then ang Medo-Persia, sumunod ang Gresya, at sumunod po ang Roma. Ngayon, saan po tayo ngayon, banda, sa imahe, ayon sa nakalimutang panaginip ni Haring Nebuchadnezzar at naipaliwanag ng Diyos sa pamamagitan ng propetang si Daniel. Nandun na po tayo sa 10 daliri ng pa. At hinihintay na lang po natin ang pagbagsak ng bato, which is ang ikalawang pagparito ni Hesus Kristo. Bago po tayo magtapos, tayo po muna ay manalangin.
Ama po na yung banalan na sa langit, nagpapasalamat po kami sa mga kabutihan at mga pagpapala na inyo pong pinalabas sa amin. Maraming salamat po sa inyo pong pag-iingat sa amin. Nakapupatuloy niyo pa rin kaming ingatan at bigyan niyo po rin ng kagalingan ba sa amin, sa amin pong sakit, spiritual at physical. Bigyan niyo po kami ng mabuting pangatuan, kalusugan, kalakasan upang mapagpatuloy po sa paglilingkod sa inyo. At ako po, ingatan niyo po rin ang mga frontliners sa buong mundo. Ilayin niyo po sila sa lahat mga uri ng sakit. At pagpalain niyo po rin ang mga manonood sa oras na ito. Nawa ay mapalakas sila at mabigyan po ng babala. At maging handa po sa inyong ikalawang pagparito. Nawa ang pong mga natutunan sa gabing ito ay may itatakpo namin sa aming mga puso at isipan. Pagpalain niyo po kami, patawarin niyo po kami sa aming mga pagkukulang at mapagkakasala sa aming pong pag-iisip, panatasyong mga pagkilos. Ang lahat po na ito ay ang pinalampunihiling sa pangalan po ng Tagapagligtas na si Jesus. Amen. Okay, that's all for tonight mga kaibigan. Salamat po sa mga nanood. Tutok lang po tayo muli sa susunod na linggo sa alas 6 po ng gabi dito sa ating online Bible study na At the Feet of Jesus Is. Kung mayroon po kayong nais itanong, huwag po kayong mag-atubili na tumawag or mag-text sa ating cellphone number 0975-180-3422 or mag-email po sa aming Gmail account messengersofthenorth@gmail.com. Maaari nyo rin po kaming i-chat, pindutin lang po ang send message button sa ating page. Sa muli, magandang gabi po sa ating lahat. Ako po ang inyong lingkod, Joel Franz Mark Gonzalez. Pagpalain po tayo ng lahat ng ating pong Panginoon. Amen.